Alam nyo, iisa lang naman ang isang presidente na nagmahal sa inyo. Walang iba kundi ang Pangulong Duterte. Alam nyo, mahal na mahal kayo ni Pangulong Duterte. Pagtungtong na pagtungtong niya, tinaas ang sahod ninyo. Ano ang ginawa ng Marcos administration? Pagtungtong ninyo niya, tinanggal, binawasan ang pensyon nyo. Tapos ngayon, ginagawa kayong alila sa KOJC. Habang ang ng boss nila, ano ginagawa? Inagawang ba ako ng kanta? At yung boss nyo, ano ginagawa? Nagpa-party! Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan kayo magbibigi-bigihan? Kayong mga kapulisan, panahon na para ipagtanggol ninyo ang ating saligang batas na nagsasabi ang kapangyarihan ay nasa taong bayan, hindi sa mga politikong magnanakaw. Ang pahayag ng pakikipagkaisa sa gabing ito, si Ginoong Banhag Boy! Nandito po ako, nakikiisa sa bawat isang Pilipino, hindi lamang po ng mga taga-KOJC. Alam niyo po mga kababayan, kami po ay hindi membro ng KOJC, ngunit nakiisa kami sa kanilang pinaglalaban dahil hindi lamang po mga taga-KOJC ang inaapi ng gobyernong ito. Pasensya nyo na po sa mga kapatid natin dyan sa KOJC. Medyo makakapagmura ng konti. Kapiraso lang naman po. Pupunta naman ako dyan bukas. Basbasa nyo na lang uli ako. Ako po ay pupunta ko dyan mamayang gabi pagkatapos ko po dito upang makisama ko kasama mga banateros upang ipaglaban natin dahil hindi pa po tapos ang laban. Nakita nyo naman po, diba, na hanggang kanina po, meron silang mga pinapasok na kahon-kahon. Hindi natin alam kung ano itong laman na kahon na ito. Bakit po ba napakahalagang bantayan po yan? Dahil pag yan po ay bomba, pwede po tayong hulihin lahat ng nasa loob niyan without bail. Ibig sabihin po nun, kulong po tayo. Kaya nga, muli ako nananawagan sa mga kababayan natin. Yung pang-aapeng ginagawa sa KOJC, hindi lamang po yun doon sa kanila, kundi sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ako nakikisama dito sa mga kapatid nating vloggers. BMR, magandang gabi, sir. Nandito po ba si Bista? Ito pa po, yung mga iba nating kababayan. Wala na po ditong banateros, bistakeros. Iisa na lang po tayo dito. Tama! Iisa na lang tayong pinaglalaban ang tunay na gobyernong nagsisilbi sa bayan. May mensahe po ako sa mga kababayan nating OFW na naandi dito at sa mga nanonood po. Alam nyo, iisa lang naman ang isang presidente na nagmahal sa inyo. Walang iba kundi ang Pangulong Duterte. Mensahe ko lamang po sa mga kapulisan natin. Marami po tayong kilalang pulis. Alam nyo, mahal na mahal kayo ni Pangulong Duterte. Pagtungtong na pagtungtong niya, tinaas ang sahod ninyo. Ano ang ginawa ng Marcos administration? Pagtungtong ninyo niya, tinanggal, binawasan ang pensyon niyo. Tapos ngayon, ginagawa kayong alila sa KOJC. Habang ang boss nila, ano ginagawa?
Tinagalan pa ako ng kanta. Napaka-animal. Favorite song ko pa man din yung salamat na yun. Tapos may paakbay-akbay pa. Pwede po ba umakbay? At least ito. Out of tune daw. Out of tune. Hindi po, di ba? Makikita nyo yung mga kapulisan natin. Pagkatapos ho kayo, ginanyan, inalila, saan kayo natutulog, sa lapag, walang pagkain. Sino nagbibigay ng pagkain? Mga taga kay OJC. Yung mga sinipa ninyo ang nagbibigay ng pagkain sa inyo. Yung mga nilapastangan ninyong karapatan, yan ang nagbibigay ng pagkain sa inyo. Yung buwis na sinasabi ninyo, galing yan sa amin. Kaya wala kayong karapatan na magmalaki sa amin. Pero kayong paman, mahal kayo ng mga taga-KOJC. At yung boss nyo, ano ginagawa? Nagpa-party. Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan kayo magbibigibigihan? Kayong mga kapulisan, panahon na para ipagtanggol ninyo ang ating saligang batas na nagsasabi ang kapangyarihan ay nasa taong bayan, hindi sa mga politikong magnanakaw. Nakita niyo ba yung ginagawa sa Kamara ngayon? Ginigipit ang lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte. Si Atty. Roque na wala namang kinalaman, pilit na dinadamay. Si Senator Bongo na wala rin kinalaman, pilit na dinadamay. Si Senator Bato. At ang inyong lingkod, nung hindi pumayag na maging bayaran na vlogger, dinimanda nila. Makakalito, isa ang umamin na isa ang bayaran. Ang tanong dito, yan ba ang pakakain mo sa mga anak mo? Kaya mga kababayan, sasamahan ko kayo, sasamahan kayo ng bawat vloggers na nanatili dito upang ipaglaban ang ating bayan. Gagamitin ko na rin po itong pagkakataon na ito. Meron po nag-send kasi sa akin ng message. Pinakita niya yung video. At panawagan ko na rin po ito sa ating mga kababayan. Si Tore po ay hindi Iglesia ni Cristo. Napanood ko po yan mismo doon sa kanilang channel. Kaya huwag na po natin idikit si Tore sa Iglesia ni Cristo. Feeling ko Iglesia ni Demonyo yun eh. Kaya tayo ay nananawagan po sa bawat religion dito sa Pilipinas, mapa-Iglesia, mapa-Muslim. Huwag po natin kakalimutan po. Babasahin ko lang kung sa inyo na maikli. Ako naman. Baka gumalaw yan. Meron lamang po akong babasahin sa inyo. Mensahe ko po ito sa mga naniniwala sa Panginoon. Proverbs 31 verse 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. Iglesia ni Cristo, mga Muslim, mga Kristiyano, iyan po ang sinasabi sa atin, maging mga Katoliko, ipaglaban natin ang mga Pilipino. Kung kayo po ay hindi magsasalita at pahihintulutan ng kasamaan, ito po yung kasalanan sa bayan. Kaya po kami nakikisama sa inyo, humihingi sa inyo ng pagsasama sa bawat isang Pilipino. Tanungin ko na lamang po kayo, tama po ba na ang pera na dapat pang gagamot sa mga Pilipino ay inilipat lang sa PhilHealth, di ba? Tama po ba yun? Tama po ba na araw-araw po ito ha, gumagastos ang gobyerno ng 1 billion para sa flood project? Asan po yun? Asan po yun? 1 billion naman. Wala po. Kaya tayo nananawagan sa bawat isa. Panahon na ho para tayo magsalita at lumaban
Ito'y mapayapang paglaban. Uulitin ko po, mapayapa. Ako naniniwala na itong mga taga kay OGC, kayo'y hinirang ng Diyos. You are the anointed people of God. Naniniwala ko diyan. Naniniwala po ba kayo? Sa dami-dami ng inape, bakit ang taga kay OGC? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo bibigay sa pera. Ang pastor ninyo, hindi bumigay sa pera nung binibili ang SMNI. You are the anointed people of God to defend our country. Naniniwala po ba tayo dyan? Kaya, eto ang tatandaan ninyo ha, napakagandang-ganda nito, di ba? Alam niyo, if my people will humble themselves, pray and turn from their wicked ways, and we will heal your land. Kaya sabi ng Panginoon, I will heal your land. Sino daw? If my people. Sinabi ba nila yung hindi naniniwala sa Diyos sa magbabago sa Pilipinas? Hindi po. Ang sinabi ng Panginoon, if my people. Kayo po yun. Kaya huwag tayong magbabato ng kasamaan sa kalaban. Laging kabutihan lamang. Sino dito naniniwala sa Diyos Ama? Taas ang kamay. Ang naniniwala sa Diyos Ama, taas ang kamay. People! If you believe in God, ano po ang huling mensahe ko sa inyo? Ito lang po, itaas nyo lang kamay nyo. Kung kayo po'y naniniwala sa Panginoon. Romans 12:17-19. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. It is written, it is mine to avenge. I will repay. Yan ang sabi ng Panginoon. Ano ang trabaho natin? Gumawa ng kabutihan. Ano ang trabaho ng Panginoon? Siya ang huhusga. Amen! Amen! God is good! All the time! Salamat po! Maraming salamat kay Reverend Panatay!